Po ang sumaating lahat sa kapatid at tayo ay magpapatuloy sa ating gawain sa umagang ito. Ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohan. At nais po natin muling ipakilala yung nakaraan nating pagsalakay, yung ipinalaman po sa mga salitang kapangupaan po. At ito nga yung isa, yung pagkakaiba po nung salitang apostol at disipulo. Sa isang tingin kasi, mapapansin natin na parang iisa lang naman na gaya ng ditch and preach. Pero may malalalim po itong kahulugan na ayon sa banal na kasulatan ay magbibigay sa atin ng impormasyon tungkol doon sa mga malalalim na salita na buhat po sa banal na kasulatan. Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito at paano ito ginagamit sa banal na kasulatan? Kagaya ng pinakilala natin noong nakaraan, yung tutol at bali, pagkakaiba ng dalawang salita na yun. At ito namang bagay na ito ay ipinakikilala natin sa umagang ito buhat sa banal na kasulatan na ito ay nagbuhat sa magkakaibang pagpapaliwanag. At ang nais natin ay ipakita book, chapter, and verse yung mga bagay na may kinalaman po dito. Ang alagad ay mga tagasunod ng isang pinuno, paniniwala o pananampalataya. Katumbas ito ng salitang apostol dahil disciples ang nakalagay, halos parang isang apo. Ang mga ito ay naglalarawan ng natatanging mga tao na pinili ng Panginoong Yesus upang magdala o mangaral ng mabubuting balita. Tama po. Na ang tungkulin ay maghatid ng balita at pag-asa sa sangkatauhan. Kaya't pinili ng Panginoong Yesus ang 12 alagad at ang lumaon ay tinatawag na apostol dahil sa kanilang mga tungkulin na gagampanan. So noong una po, yung tinatawag na 12 alagad, kung atin muna ang babasahin, dito sa Matthew chapter 10 ay nakalagay po ang kanyang mga hinirang. At ito ay mga uri ng mga taong may mabababang estado sa lipunan. Hindi niya tinawag yung mga abogado o yung mga lubhang marurunong sapagkat dito ipinakikita na walang mga tao na nakalulugod sa harap ng Diyos kundi yung mga taong may pananampalataya at sumusunod sa Kanya. Dito po sa Matthew chapter 10, makikita po natin ang ganitong nakasulat. At ipinalapit niya sa Kanya ang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumalduman na espiritu upang mapalabas nila upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. So makikita po natin dito ayon dun sa passages 12 alagad dun na kanyang ginawa at pinakita nga hanggang sa pagpapatuloy ng talata ay yung mga pangalan nila. So, linawin po natin ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag na apostol. Yeah. Sa salitang Greek ay apostolos. Makikita po natin yan mamaya ano ang pagkakaiba ng dalawang yan. Means someone who is sent. Yung sinugo. Ambassador o yung tinatawag na kinatawan. Messenger o yung tinatawag na hinirang, witnesses o mga saksi. Saksi o mga pinaalis. Kaya sabi kayo, yumao. Ano po? Sinugo, kinatawan, hinirang sa isang paglalakbay dahil sa isang layunin. At makikita po natin na itong mga tao na ito ay kung tawagin sa panahon natin ngayon yung mga salitang buwis buhay. Dahil nga doon sa kanilang tinatawag na pangamaral, sila ay pinahayo ng Diyos na hindi man lamang, kumbaga, inalintana yung magiging kapanaran ng mga tao ito, kundi basta maipangaral yung tinatawag na salita. Kaya sila ay sinugo, kinatawan o hinira sa isang paglalakbay dahil sa isang layunin. Nais ng Diyos na naipakilala sa atin itong tinatawag na dalawang bagay na ito, yung apostol at disipulo, na ito ay mayroong maliwanag na pagkakaiba. At ang mga tinatawag na apostol, hindi ito kumbaga basta-basta ginagawa ng isang tao lang. Kundi bagkus ito ay meron kasi tinatawag na self-proclaim, yung mga nagpapanggap na ako, apostol ako. Pero wala naman yung
yung kanilang mga pangalan sa banal na kasulatan. Ano po? Nais nating linawin na itong mga apostol ay hinirang ng Diyos at nakikita naman po natin yan dito sa Acts chapter 1 verse 2. Ano po? Kaya binabanggit natin na hindi basta-basta ito, marami kasing nagpapanggap sa panahon natin ngayon na mga apostol daw. Kagaya nung nasa Davao, nako, sikat na sikat yan. Sa chapter 1 verse 2 na tinatawag na Acts, nalagay po ang ganito, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. So maliwanag po, ayon doon sa ating binabasa, na itong mga apostol na ito na hinirang ng ating Panginoong Jesus ay hindi basta-basta inilalagay ng isang tao o inaapoy at magpapakilala